Magandang araw po mga kababayan, kumusta na po kayong lahat? Sa video na to, atin pong pag-uusapan itong katanungan po ng ating isang kababayan. Siya po si Rogelius Kulita. Ito po ang kanyang tanong. Lods, matanong lang, ano po ba purpose ng pagputol ng buntot at ngipin? Please reply ASAP. Let's continue po pagkatapos ng simple intro. Kings VitaPlus Animal Feed Supplement. Mga viewers, bago ko po i-share sa inyo ang simpleng paliwanag po ni Dodong dito po sa ating topic ngayon kung bakit nga ba kailangang putulan ng ngipin at buntot ang biik. Ano po ba ang purpose? Ako muna ay magbibigay ng munting update po sa inyo sa akin pong mga baboy. Sila po ngayon ay nag-edad na po ng 20 days old po simula sa pagbili ko sa kanila. Okay, sa mga baguhan dyan, tune in ka lang po dahil napakahalaga pong malaman mo ito ang akin pong sasabihin ngayon. But disclaimer lang po mga viewers, ang ilang words po na akin pong sasabihin dito sa video na ito ay based lamang po sa aking munting pagsaliksik din, no? Guys, kung bago ka pa lang po nakabisita sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe and i-click mo na rin guys ang notification bell, yung all, para po updated ka sa mga bago kong ina-upload sa simple show ni Dodong sa Pagbababoy. Atin pong makikita guys na ang akin pong mga baboy ngayon ay mahahaba po ang bawat buntot nila. Baka po magtanong kayo, Kuya Dodong, bakit po hindi naputulan ng buntot ang iyong mga baboy ngayon? I'm sorry guys, hindi ko po natanong sa may-ari ng baboy na kung saan binili ko po ito, ang mga baboy na ito doon sa pigiri, no? Pagpasensyahan nyo na po. Pero guys, ito po ang ating pinaka-topic ngayon. Bakit pinuputulan ng buntot ang biik, pati rin ang ngipin? Isa po sa mga reason, letter A, mahalagang putulan ng buntot ang mga biik pagkasilang o sa loob ng 3 araw mula pagsilang ay upang maiiwasan na magka-impeksyon ang puwerta ng inahin o breeder. Isa din po sa dahilan ay upang maiiwasan ang tail biting o cannibalism sa fatteners po. So ibig pong sabihin mga kababayan, mga viewers, mga baguhan dyan, ang pagputol po ng ngipin sa mga biik na bagong silang ay napaka-importante po o mahalaga dahil para hindi po magkakasugat-sugat ang mga didi ng kanilang inahin sa tuwing sila po ay dididi. Okay, nag-gets niyo po mga beginners? Dahil ang ngipin po sa mga biik ay matutulis po yan. So pag sila po ay kumakagat, sumisip-sip sa didi ay may chance po na masusugatan po ang didi ng baboy inahin. Beginners, atin pong imantsa ito sa ating isipan na kapag po hindi natin napuputulan ng ngipin ang ating mga biik na bagong silang, ay para sa akin opinion lamang ay magiging apektado po sila. Kuya Dodong, bakit mo naman nasabi yan? Nasabi ko po yan mga beginners, mga viewers, dahil po may tendency po na hindi po magpapadidi ang baboy inahin dahil ito po ay nasasaktan sa matutulis ng ngipin ng kanyang mga biik dahil nga po hindi ito naputulan. Kung sakaling magpapadidi man si Mama Pig sa kanyang mga biik ay saglit lamang po at agad itong tatayo dahil nga po nasasaktan. So speaking of nasasaktan, hindi po nabubusog ang kanyang mga biik kaya magiging affected po or mabagal ang kanilang paglaki. Tungkol naman po sa pagputol ng buntot sa biik na bagong silang ay magkakaiba po ng katwiran, explanation o konsepto ang atin pong mga ibang kahagresers na nasa lipunan sa pagputol ng buntot. Ang iba nagsasabi ay para mabilis daw lumaki, no? Tapos sinasabayan pa sa tamang pagpapakain, pag-alaga, good result po talaga ang mangyayari. May mga hagresers din po na nagsasabi na kahit hindi naputulan ang buntot ng biik sa pagsilang sa kanila ng sow ay sadyang mabilis din naman lumaki. So ang point dyan, nasa tamang pagpapakain po ang pagbilis ng paglaki. Pero ayon po sa aking munting nasaliksik po,
Isa din sa dahilan ay upang maiiwasan ang tail biting o cannibalism sa fatteners po yan. Totoo po yan, viewers, dahil sa akin pong mismo ang sariling karanasan dito mismo sa batch na ito, meron po ditong isang baboy na mahilig po magkagat-kagat sa buntot ng kanyang mga kasamahan. At napapansin ko po ay talagang bawat tapos kain nila, syempre parang magre-relax sila, kumakalma-kalma na sila. Kinagagat niya po ang buntot ng kanyang mga kasamahan. At ito namang baboy na kanyang kinagat na parang nakaramdam po ng sakit. Ang problema pa dito, kapag sakali pong magkaroon ng gasgas or sugat ang buntot, ay may chance po siguro na may infection talaga dahil iihi, dudumi, so hindi po maganda ang mangyayari. Pero wag naman po sana mangyari, guys, ang sinabi kong problema dito sa aking mga baboy dahil ito po ay hindi naputulan ng buntot. Yun lang po, guys. Sana po meron kayong napulot na munting kaalaman sa ating napakasimple video ngayon. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo. At sa mga hindi po nag-subscribe, wag mo pong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin po ang notification bell at pakilike na rin po para marami po ang makakapagpanood na mga baguhan sa ating video ngayon na ito. Thank you so much for watching. God bless us all.